awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating emosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayin niyo rin. Araw po ng Biyernes, mahalaga po para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Tayo po'y lumalapit, tayo po'y naninikluhod. Ipinipresenta po natin ang nilalaman ng ating puso sa larangan ng trabaho, sa larangan ng pamilya, sa larangan ng kalusugan, sa larangan ng mga kaugnayan. Sa kapwa, nawa tayo'y paboran, tugunin, sagutin ng oo ang ating mga hinihingi sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami sa kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw nang lapastanganin ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila.
Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga Hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote na maiskriba ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo.
Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam ko po, pumunta po tayo dito upang humiling. Kayo po ang humihingi. Ako naman ay may hinihingi sa inyo. May apila po ako sa inyo. Upang ang ating nalalapit na hindi lamang Kapaskuhan, kalakip din dito ang ating traslasyon. Upang mas makahulugan, mapayapa. Sama-sama po tayo. Ang ating mga kolektibo, mga dasal, pati na mga kapatid natin na sumusubaybay sa pamamagitan ng social media, nakaabang po sila dyan. Sa pamamagitan ng teknolohiya, iba na po ang panahon natin. Pero nandyan sila. Totoo. Real. Kung gaano kabugso ang inyong hinihingi, sila rin. At hindi naman tayo mapaghihindian. Kung may kahinaan ng Diyos, hindi naman mahina makapangyarihan ng Diyos. Kung nakikita niya tayong sinsero, nagmamakawa, tibobos, autentiko, tayo po'y hindi mahihindian ng Panginoon. May paliwanag ko na po ang salita ng Diyos. Pinapahalaga ng templo ang bahay ng Diyos. Unang pagbasa, unang Makabeo. Binibigyan ng halaga dito yung mga matatatag na tao. Alam po ninyo, si Judas Makabeo, kanya mga kapatid, mga matatapang yan. Pero ang kalaban, yung imperyo, bago yung imperyong Roma, yung imperyong Grego. Ewan ko kung naalalapan nyo sa kasayan si Alejandrong Dakila, Alexander the Great, mandirigma, imperialista. Yung mga maliliit na bansa, katulad ng Israel, kayang-kayang itumba, isakop. Lumaban! Si Judas Maccabeo at mga kapatid at ang mga kasama niya. At sila'y nagwagi. At yung templo, binastos ng mga pagano. Nabastos na ba kayo? Nung bata ako, kasi meron akong gitnang pangalan, niloloko ko nung elementary ako. Siyempre noon, ewan kung may ganyan kayong karanasan. Nilalait, niloloko, wala na akong bumaba ang pagtingin ko sa sarili ko, kaya ganun, di ba? Pangalan yun. Masakit yun. Dala-dala mo hanggang ngayon. At kung ang Diyos pa ang nilapastangan, binastos, si Judas Maccabeo, papayag ba tayong bastusin? Hindi ba? Sunod-sunuran na lang, tulak-tulakan na lang. Hindi. At nagtagumpay sila. Binastos kasi yung templo nila Nilagay ng abominasyon. Kaya nga, ito, nilinis nila. Nando na, nagpulong na. Natalo na ang kaaway. Linisin natin, purifikasyon ng templo. May liturhiya, may selebrasyon, may ritual. Pagpapalinis. Pagpapanibago, pagpapasariwa, pagdadalisay, pagbabalik sa inosente. Kaya yung mga musikang instrumento, pinatugtog, nagsisi ang mga tao. Yan, sapagkat ang templo ay bahay ng Diyos. Tayo po'y maging tapat sa tipan. E noon po yan, si Judas Maccabeo na matapang makabayan. Kanyang mga kapatid. Ganun din po ang ating ebanghelyo. Ayon kay San Lucas, ginagawang tindahan palengke ang kanyang ang bahay ng Diyos. Kaya may panghagupit siya. Sabi niya,
Ang templo ay hindi palengke. Ang templo ay bahay dalanginan. Ang pagmamalasakit para sa inyong bahay ay apoy na umaalab sa aking puso. Paggalang sa bahay ng Diyos. Kaya po tayo dito po, magdasal, manalangin, may konbersasyon, kausapin ang Diyos mula sa puso. Sa susunod na linggo ay solemnidad ng Kristong Hari. Biba! Cristo Rey! Ang kahalagahan nito. Huwag niyo sabihin, oh, nandun ako sa dulo, napakadami natin, sino papansin sa akin? Haharap tayo, ako, ikaw, bawat isa, individual, personal, tao sa Diyos, mukha sa mukha. Wala pong COVID doon. Face to face. Dalawa lamang ang reaksyon ng Panginoon. At alam natin yan. Bago pa tayo makipagtagpo sa Kanya. Eh kasi, titimbangin ang ating buhay. Alam mo ang buhay mo kung haharapin ngayon. Ano ang reaksyon ng Panginoon? Makikita ba natin yung kamay niya? Nasasalubungan, yayakapin tayo. Nakangiti. Oo, pasok ka! Oh, sana naman hindi. Galit ang muka. Ngayon, alam mo na. Di po ba? Paghandaan po natin ito, mga kapatid. Yan po, sa dulo ng lahat, yung susunod na linggo, dulong linggo, tayo po'y titimbangin. Sana po hindi kulang kung hindi tayo'y puspos, puno, magagandang alay para sa Kanya. Ito po ang ating ipagdasal, mga kapatid. Ha? Sige po, yung pagnilaya natin sa tulong ni Maria, ni San Jose. Nawa po, pahalaga natin ang templo, ang bahay ng Diyos. At pagharap natin, mag-aalay tayo ng aning sagana, prutas na mga masasarap at delisyoso. At pinipresenta natin ang buong kababang loob sa harap ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Sitayo na po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang Kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa Kanyang karunungan. Tugon po natin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat na nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay.
at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak ka tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at patil ng trigo. Sereno, alak ka tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay, inayang kaluhod mo ay aming inaanay, daming hinig at pagpana, buhay na dalisa. Sitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. Ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal, ipagkalo mo kami, makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayan ay mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nabulat sa bulag, sa bilay ay nagpalakad, nakapiramay sa lahat. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iribot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagdarasal po natin ang mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwang sa inyo ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunggihan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo nyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang sampot dasal sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasahan. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, wag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang sangkot dasal sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y paparin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Tinipo ng Diyos na kapit.
Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, anong ikay narito pa sa daig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila daw ay makamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mga numang mga karumihan sa kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagdawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila sa binyag ni Kaon, ibigin at paglining ko ng bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyo pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre.